Positibo ang naging reaksyon ng mga netizen at ang mga nakapanood during the premiere night ng Martyr or Murderer. Ayon sa kanila, napakaraming revelasyon sa nasabing pelikula at hindi nga nila napigilang mapaluha dahil na rin sa mga eksenang nandoon. Ayaw man magbigay ng iba ng mga spoiler alert, pero ayon nga sa mga netizen at nakapanood, kailangan talagang bigyan ng pagkakataon ng mga Filipino na panuorin ito dahil doon makikita ang ilan sa mga bagay na talaga namang malaking revelasyon ng nasabing pelikula. Sa bandang huli ng pelikula ay sinabi ng isang nakapanood na hindi niya napigilang maiyak sa eksena ni Christine Reyes at ni Cesar Montano na gumanap nga bilang isang Amy Marcos at Ferdinand Marcos na kung saan nga ay namatay si Apo Lacay at doon ay napaluha sila. Pero nagulat din sila nang lumabas si Aga Mulak. Ayon sa mga report, si Aga Mulak ang gaganap bilang adult Bongbong Marcos sa upcoming film na Mabuhay Aloha Mabuhay or Hashtag Ma'am, at ito nga ang pangatlong installment ng Malacanang Trilogy of Daryl Yap. Dahil dito, ilang mga netizen ang nagsabing humanda na si Aga Mulak sa pagbabash or cancel culture ng mga kakampink dahil ayon nga sa post or tweet ng isang kakampink, sabi ko naman diba habang buhay kitang i-judge Aga Mulak. Pero panawagan naman ng mga netizen na tigilan niya or mag-say no sa cancel culture. Ang nais lamang ni Daryl Yap ay ipakita ang istoryang ito at hindi dapat sirain ng mga taong hindi naman nakakaintindi. Umaasa rin naman ang mga netizen at followers ni Daryl Yap na sa darating na March 1 ay magiging jam-pack ang mga sinehan at paniguradong kikita ito. Ayon din sa comment ng mga netizen, deserve ni Christine Reyes sa magkaroon ng award or famas, pero nalulungkot sila dahil karaniwan daw sa mga bumubuo ng nasabing award-giving body ay mga dilawan or hindi papabor para bigyan ng Best Actress Award si Christine Reyes kahit mahusay ito sa pagganap niya bilang Amy Marcos sa pelikulang Made in Malacanang at Martyr or Murderer. Sa puntong ito ay umaasa naman si Daryl Yap na susuportahan siya ng maraming Filipino dahil makikita na ang mga sinihan, hindi pa man na isushowing yung pelikula, ay jam-pack at sold out na ang mga ticket. Wala na po masasabi niyo sa store na ito.